Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ngayon naman po ay dito naman tayo, dumako naman tayo sa sparring game sa Leeches. Okay. Sa mga gusto pong makisparring, kayo po ay mag-send lang po kayo ng inyong username sa dito sa ating live chat, username ng inyong Leeches at para mailista po kaagad. At kayo po ay makapila, makahanay. At i-challenge nyo ako kagad sa Leeches. Ang username natin ay Rodwinks Bound Bait. Ay, wala pa dito. Challenge lang sa Leeches. Lenor 17. Ayun na, nakita ko na si Bound. Oh, okay. Alright. Magandang hapon po. Okay na ba yung screen natin? Okay lang, nasakto, no? Okay. E4 muna ako. Magandang hapon, Bound Bait, ha? Yan si Cillian. Sige, after nito, analyze natin. Uy, grabe. Nag-hyper-accelerated dragon. So, yun nga lang, naka-H5, no? Usually, pagka ganun, binablock dapat or H6. Kasi medyo, ano po yan, eh. Medyo nakakailang na kapag nakaganyan. Pag naka-H5, nakaabang lang kasi yan. Medyo pang panira yan sa development ng kingside. Tingnan natin kung... Ayan na. So, ito na nga yun eh. May ganun eh. Nakakapagpabagal po ng development. Pang-argabyado ba? Yun. So, E5 muna tayo. Hanap tayo ng mga timing na... Okay. Malupites. Sige. Capture tayo. Check. Capture. Check. Napaisip ka agad ako dito. E6. Medyo maguls. Magulo ang laban. Magulo talaga yung H5 line na yun eh. Kaya ayaw ng ayaw ako pagka ano eh. Ah, gumanon lang. Okay. So, capture muna ako dito. Queen takes G4. Oh. Kasi kung kakapturing ko queen takes, di ko rin naman makakapture. May queen siya eh. Yan, kumapture. Bishop takes. Okay. Knight D2. Para magna-knight E4. Uy, pina-capture. Rook takes H7. So may pressure sa E7. Bishop H6 interesting, no? Oh, Bishop H6. Castling. Yan, castling nga para yung Santori ko naman magamit dyan sa D-file. Queen E4, interesting din. Para may capture sa G6. Mamaya. Ang problem dito ng black, yung development yan ng light square. Yan ang mabigat dyan eh. Dito. Queen E4, ayun na. Target na yung pawn sa G6. Yun. Capture. Queen F7 kaya. Queen F7. Queen F7. Sacrifice tayo ng rook. Ayun, pero may check po dito. Pag humarang ng tore, rook takes a fate, matchas. Capture. Okay, salamat po, Bound Bait. Thank you very much. Magandang hapon. Sige, analyze natin ito. Analyze natin. Buksan natin si engine. Okay. E4, C5. Ayan. So, ito kasi hyper-accelerated dragon itong G6 eh. Okay din ito. Para sa akin, mainam na depensa ito kasi magbibishop G7. Sharp ito at isa sa mga paborito ko pong depensa kapag Sicilian yung hyper-accelerated dragon kasi bishop G7. Meron kagad control sa D4 and then maraming mga attacking pwedeng gawin. So, ginawa ko dito isa sa mga sideline. Hindi ako pumasok sa mainline na nagdi-D4 na capture knight takes D4. Ito talaga mainline yan eh. Knight C3, Knight C6, Bishop E3, Knight F6. Yan ang main line. Bishop C4, Castle, then Bishop B3.
Pero dito kasi nag-H4 kagad ako. H4, ang idea ko mag-H5 para may mabilis na atake kagad, pressure sa king side. Dito, bound bait ang tira, H5 lang. Ayan. H5 o kaya H6. Yan. So, idea ng H6, kung mag-H5 ako, wala, hindi effective kasi mag-G5 lang. Magpo-push lang. So, solid pa rin ang king side. Ngayon, kung ang gagawin naman ay H5, okay lang din. So, para wala rin akong H5. Importante dito, yung H5 ng puti, hindi magawa ng basta-basta. Kasi dito, ang kaibahan, Bishop G7, pag nakaganyan yan, lagi nang may beaten eh, magulo eh. So, Knight C6, nag-C3 yan para mag-D4, D6, D4. Ayan o, hirap yung Knight F6 kasi anytime na mag-Knight F6 yan, ipupush talaga yan, pababalikin ng Bishop, medyo parang malilate sa development na dito ang black. Ayan o. Yan, Bishop C4, para may pressure, yan, nakaabang talaga yan. Ayan na. Yun o, sunod-sunod o. Tama ba yung ginawa ko? Nag-sacrifice kasi ako eh. Uy, mali pa pala yung sacrifice ko. Ayun, no? Capture, Knight G5 check, King E8, E6. Ayun! So, tama naman pala yung ginawa mo. Tama yun. Ayun, mali nga ako eh. Oh. Ito, tira. Pero ito, nakita ko to kanina. Ang gagawin ko dito, capture lang. Ay, oo, Bishop takes. Todas tayo sa Mikael Tal sacrifice. Ayan lang pala, oh. Hindi ko pwedeng capturing to, may ganun. Capture, may ganun eh. Ayan eh, oh. Nakapag nag-king E1, capture, magulo nga lang ito. Check, king D7, sabay capture. Yun lang, makakawala na. Itong kaibahan, makakawala ang knight ng black. Ang knight ko, di makakawala. Nako po, ang bihirski na. May ganun na pala yun. Nako. Capture lang, no? Di ko naman makapture yung queen. Ito talaga na sa isip ko, capture rin eh. Ang in-expect ko, capture, may capture eh. Yung pala, may knight. Depensado bishop. One piece daw ng puti. Argoy, aroy. Pag capture, oo. Wala, na-block lang pala yung bishop takes F7 ko. Queen E2 lang ang tira para safe. Yan lamang na sa space tsaka development. Magbibishop F4, knight BD2, then castling queenside. Ganun na lang gagawin. No? Simple na lang. Okay, yun, natuto rin ako dito sa laro na ito. Masyadong reckless pala yun. Pero, ganun pa man, para maiwasan yan, bound bait, dito ka na. Pag H4 pa lang, huwag ka muna mag-Bishop G7, mag-H5 ka, or H6. Para kung mag-H5, G5 lang. Diba? Wala akong ano, wala pa rin, hindi pa rin effective to kasi solid pa rin ang kingside. Okay, or totally H5 para di na makapush. Thank you very much ha, bound bait. Kita-kita po ulit tayo sa Monday. Salamat ulit sa inyong lahat mga kamatsyas, sa lahat po ng mga nag-share ng stars, nag-share ng ating stream. Thank you very much. Bye!